when you come through. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong baby boy at ito ang kwento ng buhay nyo. Ayan. So nandito na naman kayo sa programa na kung saan ay maririnig natin ang istorya ng buhay na nagpadala sa atin ng kanyang kwento. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy na nanonood sa programang ito at sa mga nadadagdag na subscriber. Maraming salamat po. Ayan, medyo iba yung setup natin ngayon. Kaya for a change lang. Ayan. So maraming salamat at sana kung meron mga sa inyo na hindi pa gusto magpadala ng kanilang istorya ng buhay, pwede nyo po ipadala dito sa i-message ako sa Facebook, sa TikTok at saka sa IG. Yan. Maraming salamat po. At ako ang inyong baby boy. Yan. So atin ang umpisahan ng ating letter sender ngayong araw na ito. So sino kaya o ano kaya ang buhay niya? Basahin na natin yung kanyang kwento. Huwag na natin patagalin. Yan. Meron na naman tayong babasahin. Magsimula na po tayo para sa ating letter sender. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo ay nag-abala at na upang ipadala ang buhay, istorya ng buhay nyo dito sa programa at sa YouTube ko. Maraming salamat po. At basahin na natin. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nanonood, Mr. Baby Boy. Tago nyo na lang ako sa pangalang Jane. Ako ay nagmula sa Iloilo. Just want to share my not so happy but happy and not so good life story. Sabi nila, love moves in mysterious ways. Age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. Parang nagkatotoo nga po. Yun nga, para sa naranasan ko sa buhay. Solo po akong anak. Ang aking ina ay nasa ibang bansa at ang aking ama naman po ay isang security guard. Lumaki po ako sa lola ko, kaya naman lahat ng luho at gusto ko ay nakukuha ko. Lahat ng gusto kong gawin ay nagagawa ko. Taong 2016, pagka-graduate ko ng high school ay nagtungo ako sa Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Malaki ang tiwala sa akin ng mga magulang ko na kaya ko ang sarili ko. Kaya naman, kumuha po ako ng isang boarding house. Naging maayos naman po ang aking pag-aaral sa isang universidad sa Maynila. At lumipas ang mga taon, 2019 ay third year college na po ako. At nakakilala po ako ng isang lalaki sa isang party na inattendan ko. Tawagin na lang natin po siya sa pangalang Tony. Si Tony ay 30 years old na. At nagtatrabaho daw po siya sa call center sa Ortigas. 11 taon ang agwat niya sa akin. Nagkapalitan kami ng cellphone number at kinaumagahan, nagulat na lamang ako na tumawag siya. At sabi niya nga, gusto daw niya akong sunduin sa klase. Ewan ko ba, pero agad naman akong pumayag. Naging madalas po ang aming pagkikita ni Tony hanggang sa maramdaman ko
na iba na ang kanyang intensyon. Kaya naman, nusisa ko po ang kung may asawa na ba siya o wala pa. At sadly, meron na daw po siyang asawa at anak sa Bicol. Ginanong ko po siya kung bakit pa niya ako niligawan kung may pamilya na siya. Ang sagot po niya sa akin, wala na daw sila ng asawa niya at nag-uusap na lang daw po sila dahil sa mga anak nila. Hindi ko po alam kung bakit pero pumayag po ako na ligawan ako ni Tony hanggang sa maging magkarelasyon na kami. Madalas na po siya natutulog sa boarding house ko at yes, may nangyayari po sa amin. Si Tony po ang first love ko at nakauna sa akin. Naging maayos naman po at masaya ang aming relasyon. At graduating na po ako this year 2020. Pero last November 2019, may nangyari po na hindi ko inaasahan. Nabuntis ako ni Tony. Agad ko po siyang tinawagan at sinabi ko sa kanya. Ang sabi po niya sa akin, hindi daw pwede. Hindi daw pwedeng mabuntis ako dahil kasal sila ng asawa niya at hindi pa daw sila hiwalay. Sobrang gumuho po ang mundo ko nung marinig ko sa kanya ang salitang iyon. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko at kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na buntis ako. Sa isip-isip ko ng mga panahong iyon, ito na nga po ba ang karma ko? Tinawagan ko po ang isa kong matalik na kaibigan para masabihan ng aking problema. Dahil hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Ang tanging na sa isip ko po that time ay alisin ko ang batang dinadala ko. Naisip ko po ito dahil sa sobrang depressed at alam kong kahihiyan ko po ito sa pamilya ko. Excuse me. Alam kong kasalanan po ito sa Diyos. Pero alam kong ito lang ang paraan that time para matakasan ko ang aking problema. Kaya naman sinamahan po ako ng aking kaibigan para magpa-abort o magpalaglag. Pagdating po namin doon, laking takot ang aking nararamdaman. Hindi ko po kayang gawin na magpalaglag ng bata. Hindi ko po kayang kumitil ng buhay. Pero ang dami ko pong galit at sakit sa dibdib ko ngayon. 7 months na po ang dinadala ko at hanggang ngayon ay hindi pa alam ng pamilya ko. Hanggang ngayon po ay natatakot po ako sa pwedeng mangyari pag nalaman po nila. Tangi ang matalik kong kaibigan dito sa Manila lang po ang ngayon ay nakakaalam ng sitwasyon ko. Wala na din po akong balita kay Tony at never din po siya nagpakita sa akin. Gustong gusto ko pong puntahan si Tony pero wala po akong lakas ng loob. At wala po akong karapatan sa kanya dahil naging kabit lang ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Alam ko po ang kamalian ko pero nagmahal lang po ako. Sana po mapayuhan niyo ako. Maraming salamat po, Mr. Baby Boy. Thank you so much. God bless and more power. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Jane.
Hello po, Miss Jane. Ayan, maraming salamat po sa inyong liham, sa inyong sulat at sa inyong buhay na inyong ibinahagi sa programang ito at pinagkatiwala sa amin. Maraming salamat po. Masakit yung nangyari sa inyo, pero yung niloko kayo, pinagsinungalingan kayo, pinaasa kayo. At dumating kayo sa punto na ganyan. Ang gusto ko lang sabihin, lalo na sa mga nanonood, lalo na kung may nanonood na dalaga o yung binata man na yung babae o lalaki, na dapat bago ka dumating sa sitwasyon na makipagrelasyon sa isang lalaki ay alamin mo muna yung totoo na background niya. Yes, pwede ka magpaligaw, pero bago ka pumasok sa isang relasyon, alamin mo ang family background nito. Kung talagang mahal ka niya, nililigawan ka niya, sumama ka sa kanila para makita mo yung pamilya niya, yung sitwasyon ng pamilya ng nanliligaw sa'yo. Ipakilala ka sa magulang niya kung talagang seryoso sa'yo. Kapag ginawa niya yun, talagang seryoso sa siguro. At alam mo kung ano yung background ng taong kakarelasyonin mo. At bago ka dumating sa punto na may mangyari sa inyong dalawa, ay ingatan mo ang iyong sarili. Dahil kung ikaw simulat sa pool, iningatan mo ang sarili mo, kasi ang pagsasama ng mag-boyfriend na hindi kasal ay kasalanan. Alam niyo yan, matagal. Alam niyo po yan. Kung dumating sa punto na iningatan niyo yung sarili niyo, hindi mangyayari yung ganitong bagay. Hindi mangyayari yung ganang bagay kung inalam mo yung background ng taong, ng lalaki na nagmamahal sa'yo at naniligaw sa'yo. Hindi mangyayari yung mga ganang bagay. Tip yan sa mga babae na nakikinig na ganan. Kasi ang pagsisisi nasa huli. Kapag dumating na sa isang bagay na hindi mo na alam ang gagawin mo, at nangyari na ang isang bagay na mali, wala ka nang magagawa kundi panindigan yung kasalanan na nagawa mo. Pero ako ay natutuwa kasi dumating sa punto na nagkaroon ka ng baby. It's still a blessing sa buhay mo. At dumating ka sa pagkakataon na gusto mong palaglag yung bata. Ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng maitama na isa pang pagkakamali. Halos magdodobli-dobli yung kasalanan mo. Mabuti yung ginawa mong desisyon na hindi ipalaglag ang bata, kasi ang dami mo pagpapatong-patong yung kasalanan mo. At to the point na natatakot ka na ngayon ay hindi pa alam ng family mo, sabihin mo na, kasi the truth will set you free. Para matanggal na din yung stress mo, matanggal yung bigat ng dibdib mo, lalo na nagdadalang tao ka, pwedeng maapektuhan yung baby at ikaw kasi may stress ka. Alalahanin mo yung anak mo na nasa tiyan mo kasi pinanindigan mo na yan, hindi mo na siya pwedeng tanggalin.
sabihin mo na sa magulang mo para mawala na yung stress na alalahanin mong mabawasan. Ang iisipin mo na lang ay kung paano ka manganganak at paano mo alagaan yung baby. Para wala na ka ng stress at hindi maring hindi ka matitiis. Oo, kapagalitan ka kasi may ginawa kang mali. Walang magulang na hindi nagalit sa anak kapag may ginawang mali at hindi maganda. Pero nandiyan na yun eh. Hindi ka naman papatayin ng magulang mo. Hindi naman yan papatayin ng magulang mo at hindi ka naman gugulpihin ng magulang mo. Although mamumura ka kasi may ginawa kang mali. Natural lang. Kasi ikaw, maintindihan mo sila kasi magulang ka na din. At walang tutulong sa'yo na higit kundi pamilya mo. Oo, pwede kang tulungan ng lahat ng kaibigan mo pero walang ibang tutulong sa'yo na mas higit pa sa dapat tumulong kundi ang magulang mo at pamilya mo. Sabihin mo na para mabawasan yung problema mo. Nandyan na yan. Wala ka nang magagawa. Huwag mo nang patagalin para may katulong ka din, may kaagapay ka. At sana pa-check mo yung baby mo para alam mo kung ano yung kondisyon ng bata. At mabuti na huwag mo nang habulin si Tony kasi may pamilya at anak na siya. Yung mga ganang lalaki hindi dapat hinahabol. Yung mga gandang lalaki walang paninindigan. Yun yung huwag na huwag niyong gagawin, huwag na huwag niyong tutularan. At kasi unang-una, maganda rin yung ginawa mo, hindi, huwag ka na maghabol para hindi ka makasira ng pamilya na may pamilya. Hayaan mo na lang isakripisyo yung magiging pamilya mo, yung anak mo na walang ama. Dahil darating din ang araw, makakita ka ng lalaki na tatanggap sa inyong dalawa at magmamahal sa inyo. Hindi mo deserve yung mga lalaking, yung lalaking ganyan yung ginawa sa'yo. Dumating sa point na balikan ka at iwan niya yung pamilya niya para lang sa'yo. You don't deserve that man. Hindi mo deserve yung ganyang klaseng tao. What if gawin niya ulit din sa'yo yung ginawa niya dun sa una niyang pamilya? Tama lang. At huwag kang mag-alala, darating din ang araw, manghihilom din lahat ng pait, lahat ng sugat na nararamdaman mo ngayon. Hindi mo kailangan mag-stay sa ganang klaseng tao. Una pa lang niloko ka na. What more pa sa mga susunod pa? Una pa lang kayo nagkakilala, niloko ka na, nagsinungaling na siya sa'yo. Kaya, tama lang. Mag-focus ka ngayon sa future mo, sa anak mo. Ayan, sana ay nakatulong kami sa inyo. At sana kung mayroon pa kayong gustong sabihin kay Miss Jane, pwede kayong mag-comment para kung mayroon kayong gustong i-advise kay Miss Jane, ayan, sa mag-comment lang po kayo dito. At ano pa ba? Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi kayo niya iiwan. Hindi kayo pababayaan. Sana ay maging healthy ang baby niyo, kayo, at maging maayos ang inyong panganganak. At mga karaos din. Maraming salamat po. At ito ang inyong baby boy. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa YouTube na ito, mag-subscribe na po kayo. At sa mga gusto magpadala ng letter nila, ayan, mag-message na po kayo sa Facebook, sa TikTok, at sa IG. Yan. Maraming salamat po. At gusto kong batiin lahat ng mga likers, followers ko sa TikTok. Yan, nag-reach na po ng 100,000 yung followers ko. Maraming salamat po. At sana ay ganun din ang mangyari sa aking YouTube na ito. Ayan, maraming salamat po. At talaga ako nagpapasalamat kasi ilang months pa lang ako nag-TikTok. Sulit yung puyat, yung iBugs ko yan. Maraming salamat po. Hindi man po ako nakaka-reply sa mga iba. Basta maraming salamat. Mahal ko kayo. Sana mag-reach pa ng tagal mag 1,000,000. Sana.
Maraming maraming salamat po at ito ang inyong baby boy at ito ang kwento ng buhay niyo.